Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yan, Automatic Works. May customer tayong Kia Picanto. Ayan, 2014, 15. Mga ganito yan. 2014, 15, 16, 17. Ang problema ni sir, hindi daw maandar yung sasakyan. Okay? So, pagka hindi umandar, basic, kailangan yung ignition coil, gasolina, injector, crankshaft sensor, camshaft sensor. Kailangan tingnan natin kung working good lahat yon. Tapos, scan natin. Pagka ganito sa sasakyan, kailangan ma-scan. Tingnan natin dito. Ayan. Ayan, naka-on. Tapos, pansinin nyo lagi yung check engine kung gumagana. Kasi, once na walang check engine, pag ganito model, hindi talaga siya gagana. On susi. So, sabay naman yung check engine na ilaw. Ayan, oh. Off susi. On. Ayan, may ilaw. Okay? So, kompleto. Srikados. Ngayon, pagka ganyan na, ang gagawin naman natin dyan, kailangan natin i-scan. Tingnan natin sa scanning kung anong lalabas. Yun, kamukha niya, may fault code na siya. Ayan. So, hintayin lang natin, maubos niya pag-scan lahat yan. May automatic transmission, tapos Kia Picanto. Ayan, nag-scan tayo. Sa scanning natin mga sir, may fault code na kaagad sa engine. Ayan o, engine. May fault code na siya, isa. Sa automatic transmission, wala. Yo mga sir, natapos na mag-scan. Ayan. Early in the morning tayo na. 6:34 AM, Wednesday, November 11. Dito tayo sa Silang, Puting Kahoy. Napakalamig pa rito. No? Parang bukid o, oh. Nagpapagpa. Oh. Bukid. So, ito yung fault code. Basahin natin. Ayan. Hindi lahat ng sasakyan na nagka-problema ay fuel pump, pwede rin, fuel pump, gasolina, syempre, kailangan yon. Tapos, tingnan yung mga sensor kung talagang gumagana. Tingnan natin to kung anong lumalabas sa kanya. Ayan na, tapos titingnan natin kung anong mga palatandaan dito. Pagka ito ang lumabas. Ayan. Matagal. Matagal siya mag-reading, nilalamig na ako. Ayan, ito na siya. Ang nakalagay dito, pending, exhaust, camshaft position, timing over, advance or system performance, bank 1. Yan ang nakalagay. Kung tutuusin, camshaft position. Pero may B dito, may exhaust o camshaft. So, camshaft daw ang problema ng sasakyan. So, dito sa isa, tingnan natin kung anong lumalabas. Ang lamig. Nangangatal ako sa lamig. So, reading pa rin siya. Matagal siya mag-reading. So, siniris na daw to mga sir. Siniris na para mapaandar. Ganun pa rin ay umandar. So, isa din sa palatandaan na hindi umandar to pagka masira yung tinatawag nating computer box. Yan, ganun pa rin. Oh. Parehas lang. B, exhaust, camshaft position, timing over, advance or kung tutusin parang timing over, parang nawawala sa timing siya mga sir. Okay? Yun ang nagiging trouble niya. Ito, sa sistema to, ang gagawin natin dito, ilalive data test natin. Yan na. Hanapin natin. Ay, ba't nawala? Ah, maglalive data tayo. Paandarin natin to. Tapos Kia. Kia Picanto. Nabasa naman natin kanina dito 14 ang lumabas. Yun lang, hindi ko nakita kung gamma o kappa. Ah, 1.2 pala, kappa, yan. Next, quick test. Tingnan natin, maglalive data tayo. Ang titingnan natin mga sir, ito. Yan, tingnan natin yan pag crank natin. Dapat yan gumagalaw. Once na hindi gumalaw yan, ibig sabihin may problema yung camshaft or crankshaft sensor. Depende yun ah. Ang tama depende kung tumama sa computer box, tumama sa wirings, tumama sa sensor. Tatlo yun. Tingnan natin yan kung gumagana. Pag hindi gumana yan, hindi andar yung sasakyan. Maliban lang sa mga sira. Pero ito, tingin ko buo to. Pag hindi gumana yan, may problema sa sasakyan. Scanning pa lang yan. Alright, so paandarin natin. Basahin ko lang ulit.
So nag-scan ako 2 beses. Tingnan ko lang ano lumabas dito. Yun, sa scanning natin, ang lumabas ay P0014 pending. Big exhaust camshaft position, timing over, advance or system. So same pa rin. So pwedeng sensor ang tinamaan nito, pwedeng crankshaft, pwedeng camshaft sensor. So ang palatandaan natin, pag in-start, pag hindi yan gumalaw, sira ang sensor. Tsaka hindi aandar to. Start the crank light. Ito na mga sir, automatic, nakapark, apaktay ng preno. Tulungan lang natin yung transmission. Ika-crank ko, dapat gagalaw yan. Kung hindi gumalaw, hindi siya aandar. Ito na. Wala oh. Wala, hindi gumalaw. Oh, wala. Ibig sabihin may problema sensor natin mga sir. So, tulungan natin yung ano, gas bombahan natin kung gumana. Ito. Start. Ayun, yun. Nag-timing over. Ayaw bumuga ng gas. Reading ulit tayo. Timing over. Mga sir, napagalaw na natin. Pag may problema, crankshaft, hindi yan gagalaw, hindi andar. Ngayon, in-scan ulit natin. Camshaft pa rin nasira. Yan o. Camshaft timing over. Kung tutusin, parang nawala siya sa timing pagdating dito. Nawala sa timing. Tingnan natin, check upin natin yung camshaft. Mga sir, nakita natin sa... Tinignan ko muna sa diagram. Sa diagram, magkasama sa camshaft, tatlo sila. Ito yung camshaft. Ito, napakadumi ng dulo. Pero sana, ito lang sira. Okay? So, hindi pa naman to final. Titingnan natin. Ito yung unang camshaft doon. Tapos yung isa ito. Yan o. Yung isa... Yan, ang oil sludge kumapit na. So mawawala kasi itong signal pagka natakpan to rito. Yan, mawawala kasi baka lang ang tumatama dito sa magnet. Yan, pagka nagkaroon ng oil sludge, parang goma matatakpan. Ganon dito, ito magkasama yan. Isa, dalawa, tapos ito OCB. Bomba rin to ng langis. Langis, signal, yung dalawa. Okay, linisin natin yan, subukan natin. Ito na yung dalawang camshaft niya mga sir. Yan. Tapos yung isa ito. Madumi talaga yung dulo. Yan ha. Dalawang camshaft. Sigurado yung OCB na yan. Yung OCB na yan. Dintik ang dumi niyan. Pares din dito niyan. Linisin natin muna ito. Ikaw mga sir. Yung dulo lang nilinis natin ito. Yan ha. Tinanggal natin yung sludge dito. Kasi yung tatamaan ng bakal pag ikot. Yan pati ito. Yan ha. Yung dulo lang. Okay. So yung tsura niya. Makapal talaga yung sludge, pati yun sa ilalim. Oh. Kitang-kita pag bunot. Balik natin, babalik. Yung camshaft sensor. Tapos, sir, naikabit na natin. Yan. Tapos yung isa, tusok natin. Tapos papa-under tayo. Alright. Yan na. Tingnan natin kung may putol. Wala naman. Maluwag lang talaga siya. Double check natin. Okay, balik. Alright. Start tayo ulit. Yo mga sir. Ang sasakyan niya, parang sobrang kapit. Yan o. Pilit na pilit pag pina-start yan o. Kailangan bombahan ng gasolina ng todo yan o. O. Yun, gumana na. Hindi ko alam kung anong tama. Pero base sa nakita ko, madumi ang camshaft pero tingin ko yung halos lahat talaga dahil sobrang sludge. Yun na nakita ko rito. So, bago natin napaandar mga sir, mga siguro mga 10 seconds, binomba ko ng binomba muna yung gas kasi ayaw kumagat yung ano, ayaw kumagat yung makina. Yun na. Nalinis natin yung camshaft pero makikita natin to kung anong problema talaga. Palyado. Yun. Ito nalinis natin. Yan. Tapos yung throttle sobrang dumi. Sobrang dumi. Tingin ko ito sobrang dumi rin ito. Itsura niya kasi. Tapos ito OCB. Talagang napakadumi din siguro na ito. Dahil matagal to, hindi siguro mabuksan na yan.
Okay. Yung belt niya, napakaluwag. Adjust natin. Hugot. Natin yung gumana. Working. Isa. Okay, good. Isa. Oh, isang wala bigas. Okay na natin. Okay din. Gumana. So, hindi natin buksan yun. Gagana din yan. So, ang suggestion ko sa kanya, palinisan yung oil sludge ang kapal. Dito, sobrang kapal. Nakita ko kagad. Tsaka dyan, nakita ko kapal. Dito, sa gilid, lalo. Gilid. Sa ilalim, kitang-kita. Sa gilid. Sobrang kapal na sludge. Parang kumakapit na yung piston pagka pinapaandar. Maluwag yung alternator, ipita natin. Langis. Pwede na. Yun lang, race can tayo. Tapos linis tayo ng throttle body. Napakadumi. Sabit. Yun, mga sir. On ulit tayo. Scan tayo, mga sir. Tingnan natin kung anong fault code ulit niya ngayon. After natin malinis yun. Lahat. So, ha? Ito. Yes, quick test. Ayan. Tapos i-adapt natin. Ta, hindi ko pa naman siya na-delete. Nabura yung fault code. Tapos test drive, takbo tayo. Yo mga sir, ito na, lumabas. Okay, tingnan natin ulit to. Camshaft bullet. Yun, camshaft ulit, timing over. Parang ano to, hindi talaga to magandang reading na to. Burahin natin. Tapos patakbuhin natin mga sir. Clear. Pag hindi na clear, matigas yung fault code na yan. Okay, clear. Yan mga sir, tapos na tayo mag-scan. So, zero fault code tayo. Yan, wala na lahat. Paandar ulit tayo. Tapos pa-test drive. Bago ibalik ko yung mga ano. Yan, test drive. One click. Yan o. Iba yung ugong na naririnig ko sa makina. Yan o. So, naghigpit tayo ng alternator mga sir. Kasi tumitigas yung, lumalabas yung ano, EPS. Tapos yung battery, matagal siyang kumarga. Kaya nigpitan ko yung alternator. Matagal mamatay yung ano, yung indicator ng battery. Yan, smooth na ulit. Off. On. Start. Dapat one click. Yun, one click. Yun. So, normal siguro. Up. Okay, good boy. Up natin. Then on. Scan ulit. No. Dahil nakapag-energize na tayo sa makina, nakapa-under na tayo, read tayo ulit ng scanning kung may fault code. Yun, wala nang fault code. Pa-test drive tayo. Alright. Test drive na siya. Test drive. Yeah, mandar na.